Ganito Friends, I'm Asta. Paano ba mag-reload ng RFID using GCash account? Ganito Friend. So, how to reload using your GCash account? Siyempre, dapat meron kayong mobile app ng GCash, di ba? May GCash account kayo. So, make sure meron. So, ayan na, number two. Log in. Pag naka-sign up na kayo, at meron na kayong ano account, and then go to pay bills. And then, piliin nyo yung transportation. Yan. Tapos, piliin nyo kung ano ba yung i-loadan nyo. Autosweep ba? Or it is EasyTrip. And then, fill out nyo lang yung form. Usually, hihingin dyan yung account number nyo ng RFID, yung amount, magkano ba. Tapos, merong email address dun pero optional lang. And then, click next. Tapos, madedirect kayo sa confirmation page. Check nyo yung mga info na nilagay nyo. Check nyo yung number. Baka sa iba pa mapunta yung load na yan. Sayang. Yan. And then, pag sure na kayo, confirm. Confirm. Yan. Tapos, note nyo lang na may 10 peso na convenience fee dito ah. So, matcha-charge tayo ng ano, plus 10 pesos. And yung minimum natin na pwede i-load ay 200 pataas. Yan, 200. So, 200 pataas lang ang pwede. Pag 100, hindi yan tatanggapin, GCash. So, yun lang yun. So, dun sa mga iba na wala parang GCash account, don't worry, meron kaming video din. Meron kaming separate video kung paano mag subscribe sa GCash account, paano maggawa, kung paano mag-log in, yan. So, sa ibang ano yan, video. Yun! So, yeah, kung nagustuhan niyo yung video na to, kung nakatulong sa inyo, please click subscribe button and pindutin niyo na rin yung bell button na yan para sa notification sa susunod na mga how-to na videos sa Ganito Friend. Diba? Ganyan lang yan. Ganito. Mag-subscribe. Okay? Bye!